Sada Gospodi Sada. Amen. Sumayin mo ang Panginoon. At sumayin mo. Pagsisiyan natin ang mga kasalanan ng mga pagkakulang. Inaamin mo sa mga Panginoon. Noong panahon na paalis na siya sa isang lalaki na
C'era un padre che però non ha avuto il coro, non può andare a fare il tuo mandamento, non può andare a mangiare. Insomma, questo è il suo spazio, non ha avuto il coro. Vogliamo avuto il coro di Dio. Vogliamo avuto il coro. 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 Vogliamo sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadala, igala mo ang mga pangina. Pero sabi ng malaki, lahat mo nangyayari, inutupad ko na mula pa sa aming pagkabana. Pag-ilig sa binig niya na yung sinasinahan ko sa kanya, isang patay pa ako lang sa iyo, umayo ka. Ipagbuli mo ang iyong kariyarihan at pagbigay sa brado ka. Ang pinag-ibigan ay magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglawang lalaki ng maraming ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay kapakilala. Tingnan niya Jesus sa mga nasa paligid niya sa natin sa kanyang mga lalaki. Napakahirap kapatidang ang maninaman sa mga pinagamit ng Diyos. Nagtaka ang malagay sa pagdalipan ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap kapatidang sa mga pinagamit ng Diyos. Madali pang makaraan ang kapelyo sa punta sa karayo kaysa masakot sa pamahalan ng Diyos at isang mayaman. Lalo magtaka ang malagay. Kaya sila'y nagtatawa. Kung kayo sino ang malulitas, tinignan sila ng Yesus natin na hindi ito magagawa ng tao o hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pananampalataya at siya nagdudulot ng kaligtasan sa sangsakabula. Maliwanag mo sa atin. Pananampalataya at siya magdudulot ng pagliligtas sa bawat isang sa atin. At ang pananampalataya ko kay Jesus ang kailangan. Pero sabi ang ating mga pinagkain na lang ng paranaya. Kaya po yung tanong ng mayamang ina ay bahagi po ng pag-ibos na kung i-reflate sa natin. Kasi kung isa po ang misunderstanding natin na sa amin ang pag-ibos kung bakit ako manlitas. Yun ang kalimitan ng pagkaunawa natin. Ako ang dahilan ng aking kaligtasan. Hindi ho. Ang Diyos ang may dahilan ng aking kaligtasan. Kaya naman, sabi na natin, what is my God is great. So yung pananampalataya ko, ang dapat na lumayo. Kung i-reflate siya natin, di nang tawagin ng isang iniligtas ng Diyos na gawain na iniligtas ng Diyos. Kasi yun ang ginagawa ng mga saan ng iligtas. So, para lang po pag-iwaliwanan sa ating mga kasimutan ng isipan ng kailangan mo dito sa mga Diyos kung ginawa ko ito. Hindi. Gawa mo para ng paratay mo sa kaya ng Diyos. Yung ginawa mo, yun ay pamantayan na kung gaano kalaki mo itong paratay sa Diyos. Pero hindi nagawa mo. Gawa mo para ng paratay.
pinakita mo sa gawa. Nakita mo natin na yung katarungan ay binamayag ng Jesus. Na ipagbili mo ang iyong alihaliya, ipagbili sa mga tuka, at sumunod sa akin. Kaya nga po, bahagi ko po kung nasusubay pa yan yung sinabi ko kahapon sa ating Lord, isa sa mga pamantayan na kapag kaya nabakalagong tayo sa sinabi natin para pang panahay ng
siapa tunggu cium kali terasa. Ya, yung pananampalataya ko ay yung pananampalataya na kung dumating man yung pagkatao, ay it can exclude anyone, anything, except God. Na masasabi ko na, kahit nawala ko, pwede ako, bakit? Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Bagaman ko ang Diyos ang mahirap kung paunawa, kasi kahit na yung mga laman, hindi nila may intindihan. Kasi sa kanilang pagkaunawa, sa Old Testament, ang kayamanan ay simbolo ng pinagpapaalaman ng Diyos. Kapag mayaman ka, pinagpapaalaman ng Diyos. Ang sinasabi ng Jesus, pwede kang pagpalaan ng Diyos dahil na hindi ka mayaman. Mas mabigat yun. Pwede kang pagpalaan ng Diyos. Pwede kang kasama mo ang Diyos kahit na walang kayamanan. Yung lumisa na hindi yung mga lamang tao kasi lumisa ay nasa ating kaisipan at sa ating expectation na kapag ikaw ay sa Diyos, mayaman ka. Ito po yung problema ko isa na tunatawag ko natin na yung panahon nito. Yung mga namamahal na every blessings na ini-equalize sa presensya ng Diyos. Hindi po kung sa inyo ba yun. Kung kayo ka sa Panginoon, pagpapalain mo ng Diyos. Kung kayo ka sa Panginoon, yayaman ka. May tumitin yung tulog. Yung sinasabi sa Panginoon, although, hindi mo natin yung nakalasyon. Pero, hindi exclusive para mo. Kasi paano kung hindi ka na mayaman, hindi ka na pinagpapala ng Diyos? Hindi. Kaya matutos nyo, medyo revolutionary yung sinabi ng Jesus. Ipagpunin mo ang iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Kahit na wala ka pa ng pera, pwede niyang pagpalaan ng Diyos. At yun, hinumaya, pwede kaya natin masabi, kapag bakit wala ko yung pera. Pero, nagtaw ko yung pagpapala ng Diyos. Masabi kaya natin ba? Siguro kapag nasabi natin na, I will tell you, your faith has increased. Kapag nasabi nyo yan, malalim na ang iyong pananalig sa Diyos.
Manalangin ko yung mga kapatid ko, mga marahal na yung pinagbago ng Diyos sa mga kapatid. Dapat ginawa ng Panginoon, itong pagkakalit sa iyo mga kapatid, sa kapriyumen na nangalan sa ating pakapinamahan at sa buong sa bayan niya ng banal. Ang manalangin ko kaya ipagpalaw mo ang mga dapat na lalayo ng mga anong isang pangin ng iyong manan. Awa ang kami pagbigyan ng pamangin kaloob para kami mga kapatid ay mapapinapangang bilang patapalan mo sa amin. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ng Diyan. Amen. Sa kanyang mga Panginoon. At sa kanyang ang sa Diyos sa kanyang puso ng diwa, inaas na namin sa Panginoon. Sa pagpapagod natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Manalangin mga kapangyarihan at ngayon marapat na ikaw ang maraming kasalanan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ang mga Diyosin ang iyong kapwa na may maasal upang may makunang umabot sa pananagutan dahil naman kung magbago ang ginamias ng makakanyaman niya ng isang katawan. Bunga ng pag-ibig siya ay nalangin at ang kamatay niya ay kanyang kaya siya ang aming nakaparaan ng usap ang iyong kapwa at maasal ng Panginoon. Kaya may isa ng kamangyan sa siyawin ang pagpuli sa iyo ng walang mapayos sa kanyang kami nagpupuni sa iyong kalapitan. Ngayon din naman ang matapos sa makunan ng mga kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis na kanyang mga lalagad sinabi, tamang na piling yung lahat ng buwan ko ngayon ito ang kalis ng aming tubong ng pagkakaroon ng ito ng pan. Ang aming tubong ay bukukos sa mga kasayin ng mga para sa lahat sa kapag-apatawa ng mga kasalan. Gawin niyo ito sa pag-alahala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babatid sa wakas ng panahon. Ama, pinagawa namin ngayon ang pagkakalala sa pagkakalala ng Diyos, kung ito'y hindi lang pinagawa namin sa iyo, ang ginagawa niya nagbibigay buhay at pagkakalala sa nagkakalala ng kanilang kami nagpapasalamat at kami nangyayang pangalaman ng mga sarap ng pangalaman ng Diyos sa iyo. Isinasama namin ka
Ama, linawin mo ang sumpa na nalang sa COVID-19. Gusto siya po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, hindi na ganyan po. At ang ganang kapalitan na lahat mo rin ang mga kapalit natin na hinday. Na may pag-asa sa iyo ng pagbubuhay, kaya hindi na lahat ng mga humanaw. Awa mo sila ng pag-ibig sa kaliwanagan, awa mo rin na pangit ang lahat ng kasama sa iyo ko yung bukas. Kaysa na San Jose na kanyang esposa, isang pagpili ng mga pastor na lahat ng mga banal na buhay dito sa lingkig ng kaluluwag sa iyo. May pagdiwag na wala rin ang magpuloy sa karangalan. So, magigil na wala ang aming Panginoon, Jesucristo. Sa pagpapagitan ni Cristo, kasama niya sa kanyang lahat ng karangalan na buhay sa iyo. Diyos ang mga kapatidiyan, kasama ng Espiritu Santo, thank you.
menurut pola anak para sepadanami besok pagi ang patrono ng mga sakit. Sa nating kukores, ikaw ang mapanagin na kikidalaw natin sa mga mahihirap at mga nagbibirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kami itulog sa makapangyayari ng Diyos ang aming kahilingan. Ang bigay ng natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang matilingin ang iyong pamamahalan. Buong kawaan noong kami nagsasumalo upang mamiling katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon nga sa presensya kanya ng Diyos, ibunong mo sa baghalang mga tao na ipagpaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin kapagmahal, kami inyong pinapanilabang ngayong kaawaan. O ba ang aming pinagsaluan ng pagtulad ng aming paikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inulog namin ko sa pamamagitan ng sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, ang kasawa ng Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Magpalaan kayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Amen. Mayo, tagdali.